tanggalin ko yung buto. Pero pwede naman isama yung buto. Lalo na kapag yung sariwa pa yung buto niya, yung malambot. Ito kasi matigas na, kaya hindi ko na lang isasama. So tatanggalin ko lang siya. Pag naghihiwa ako ng upo, ang hiwang gusto ko yung maliliit na pag-cubes. Pero yung iba, hinihiwa nila ng parihaba. Kung saan yung gusto nyo. Kung ano yung gusto nyo hiwa. Yan, masarap siyang gamitin. Tapos, paminta. Yung pino ang ginagamit ko. And betchin. Healthy living na tayo. Itong ginagamit namin, yung olive oil. Tapos, hihiwain ko na yung bansahog namin na isda. Sa ngayon kasi, medyo pahinga muna kami sa pork. Kaya, ito muna yung aming pansasahog. Simulan na natin ang pagluluto. Tara. Konti lang lagay natin na oil. Konti lang ilagay natin na oil. Ginagawa ko parang bubble lang. Parang pork. Medyo pinirito-prito ko siya para mawala yung kanyang lansa. Okay na, luto na. Ayan, luto na yung galunggong. Pwede na tayo mag-isa. Okay na natin ang sibuyas. Sunod na natin ang kamatis. Mix na natin ang galunggong kasi medyo malambot na yung kamatis. And lalagyan ko siya ng powder na garlic. Siyempre, lalagyan natin ng patis, pampalasa, konti lang. So, okay na. Lagay na natin ang upo. Siyang benefits, masustansyang gulay. Pakpan natin ng sandali bago natin lagyan ng sabaw.
siya ng sabaw. Konti lang lagay natin ng sabaw kasi ano yan. Lagyan natin ng asin. So, pakukuloy na natin. Lagyan na rin natin ng paminta para lumasa na yung paminta yung konti na. So, ayan, luto na. Kasi pag ano, overcook siya, maganda yung medyo malutong-lutong yung gulay. So okay na yung lasa at okay na rin yung gulay. So patayin na natin. Kainan na.